paano lalaruin dito ng Team Isak ngayong nanggaling siya sa pagkatalo sa first round, pero hindi na masasabi, implado na siguro nila to, no? Oo, first time na matalo dito sa tournament na to ng Team Isak kasi ay din natalo rin pala sila ng ano ng isang ng Wild Rifters sa game number 1. Pero yun nga sa dalawang series na yun nanalo ang Team Gisap at nasa winning ano rin sila momentum. So ito na dito tignan natin lamang ng one win ang Aura PH. Kita kagad sila sa gitna. So, tamang paramdaman lang muna. Yes, makikita natin dito sinisecure nila dito yung Little Wanderers sabay in fade. This is the common rotation for the side of Aura PH. At makikita natin sinasabayan lang sila dito ng Team Gisap sa pag-i-invade ng Serpent Cup. So para ang dating ang pinapanel dito ay si Aleo Morde, no? Ng yes, Aura makikita PH. Natin. Babalik pa yung dating Aleo Morde. So, makikita natin dito, Drace Coffield together with the Sun Key out to the middle lane. Hindi rin naman nila kinamit into another clash. So, 1 minute into the game, wala pa rin clash na nangyayari. I think magkakaroon tayo ng clash maya-maya pag lumabas na yung turtle natin. Or siguro pag lumabas yung kabayo. Yun na magkaka-clash. Pero yun na nga, kung kanina high killing rate ang laban kanina, pero this time mag-iiba yata ng tempo ang tugtugin ng Aura versus Team Gisak. Magiging maingat kaya sila sa isa't isa or magkakabigayan ulit ito sa bayan na. Pero at dito, ito na. Ayan na, nakita na sila dito ng Team Aura PH pero hindi rin naman nag-commit. Naghiwa-hiwalay dito ang Team Gisap. Hindi nila gusto na clash. Parehong ano eh, maingat na eh. Kumbaga, pag nasuntok ka, nahilo ka, medyo ingat ka nga talaga. So ito na, huy! So, kumama ka agad si Raph. Kaya siya, nagpatawag na ng kabayo at first blood! Oops! Bumagsak dito ang Kupra. Oh my gosh! Tama yung prediction mo dito, Rodville. Oo. Pagkatawag sa kabayo, double kill pa nga. Yan, naka-double kill. O nga pala, na-replesya tuloy si, ano pala, si Santi Sucre pala yung Kupra kanina. Ito naman sa baba, nagpadilim dito si Helkirk. Sino susuguri niya? Makakagat kasi Louie. Louie will, na. My gosh, madali pa nga dito. Sila lang isa, and it's enough na nga, pero turn around kill pa nga nakapitas din ang isa, which is Helkirk. Dito pumasok, dito ang ating Kupra, nandito na si JP. Nakukuha dito, isa 3v3 out of the middle ay bottom driver pa dito, naiwan pa nga dito si Raplicia natin trying to hold them, but it is not enough. And it is a 2-for-1 exchange in favor of Team Gisap. Pero in terms of gold lead, lamang pa rin naman ng around 400 to 500 gold dito ang Aura PH. At nakapipas pa nga ng isa. Travis JP, parang nayakap na kalabati pero hindi effective dahil kulang siya sa kanyang support damage at tuloy-tuloy lang dito si JP. JP pa rin pala ang gumamit nitong ano, no? Ng Leo Horde na tuloy-tuloy sila dito sa kanilang back. Anong gagawin dito ni Tams? Kaya niya kayo sabayan niya tatlo. Oh, nagpadilim na dito sa ating Hellcat ha, pero it's stoppable na nga dito si paring JP natin. Look at that KDA, 501. Talagang pinapakita niya, Leo Mord is still in. Leo Mord is doing it with a Phantom Steed. Talaga naman yung shot cost nila dito on point. Yung targeting system nila, they know who to target first. Pero something dito, walang nanakaw. Naiwan dito, linarap si Phantom Steed. Pero hindi pa rin natin pass. Naiwan si something. Yakap na kalapas at target ng Lumiere. Something, naiwan dito. Pero walang nangyaring pitasan dito kahit napaka maraming resources ang nasayang dun sa clash na yun. Grabe, no? Kung nakita natin yung Team Gisap, nagulat ang mga tao dahil nga talaga pumapalag sila sa Aura. Ito naman, ang panggulat ng Aura PH, yung Leo Mord. Andito yung dating Leo Mord na talaga kinatatakutan. Wala pang sanib yan, pero grabe namang gulpe, no? Ito, ano kaya nga ipapalag dyan ng Gusion? Uy, hindi ko siya nakakasama niya. So, ito ba naman? Pero, makunat na masyado si Leo Mord eh. Parang hindi na siya basta-basta mababurst ng ganun. Bloopers natin yan, Narod. Hindi ko na makakasama niya. Tingnan ko dito si Phantom Sleep. Knockback pa nga nagpadilim dito si Zian Tatsugabi. Pero hinahabol siya pilit dito ni JP. Pero simply back away, focusing on that jungle monster. Okay, sana yung pag-knockback doon. Maganda, maganda yung ginawa yung Valir. Muntik na siya madali, pero dahil nga sa second skill ni Valir na panulak, no? Na delay pa yung paghand sa kanya. Pero ito na nga, napitas naman sa kabandang top dito si Renzio. Hindi mo maramdaman yung unat ng Uranus pag ganyang burst ni Fusion.
In terms of objective, all one tayo dito sa pagbagsak ng tore. Pero onto the gold lead, we have around 3,000 yung lamang dito ng Aura PH na kaya-kaya pa na mahabulin. Lalo, nasa early game pa rin naman tayo. Pero dito, Zian at Tsubami, naiiwan sila dito. Ni Tero, naiiwan under the head. Malaking bagay talaga yung ginagawa ni ano ni alam mo yung mahunt na sana si Valir dito pero natutulak niya ang tinatarget niya na lang ang tinarget niya na lang dito si Helcurt which is nasa torre kaya medyo advantage yun for the team Gisap at yun na nakabawi pa dito ang team Gisap sa encuentro na yun. Yes, naka-bonus pa ka na isang purple buff. Tama ka doon, panira discard, panira push talaga yung knockback dito ng Valir natin. Pero grabe and mang as walis. We can see, calculated talaga dito ni Grid yung Louie niya. Alam niya, with the right timing, hindi ako mapapatay nito. Sakto-sakto yung teleport ko. Pero dito sa Anki, may binabalak, pero hindi rin naman kinumit. Dito, turtle is up for grabs. Walang pag-contest na naganap dito, Rodrigo. Padilid lang, pero on 6 minutes, hindi masyado malayo yung lamang dito ng ano, aura. Oh. Pero yun nga, bumawi pa rin sila dito, Team Gisap. Nadalit pa rin nila dito si KillBJ sa bot lane. Nagpadilim. So, kung kunin nyo man yung purple, ayun. Na natin, yung sila turtle back natin, makakapitas tayo. Doon, at the top! Uy! Ako, medyo nalito rin si Direk doon, pero commercial break lang daw. Pero dito mukhang gustong kunin ng Team RPH on top lane turret dito. Habang sa may middle lane, Santi versus the team members, or rather, the two members of RPH, tinawag na ang potang si Jati dito. Oh! Sige, gusto kunin si Santi! Dumating dito si Rockfield, pero ano, JP dito trying to run away, more pumasok na rin, lahat nagsipasukan, wala pa rin napipitas dito. Alam ka, grabe yung ingat, yung calculations ng bawat team dito, Rockfield. Grabe, galit na galit na si Leo mo kanina sa pagsugod, pero yun na nga, nabalak pa nila dito si Renzio, unang bumagsak kasi nawalan ng tapang dito si Leo Morde kasi na ano siya, na low health siya kaya hindi na siya muna siya nagwalis-walis at yun, naging disadvantage yun para sa Aura pero dito, tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan dito sa taas sumugod din dito si Kupra talubog-talubog, tatawag ulit ang kabayo habulin ulit, at yun Kupra goes down. Yes, pero makikita natin dito si Teru na iwan pa nga dito at napatay pa nga siya dito ni Kiel DJ pero dito sa may bandang bush pangarin ng isa dito si Dre Scofield. Grabe naman. Sagutan wala, talaga. Hindi mo akalain ang kinakalaban ng Team Gisap dito eh. Talagang super pro team, no? Talaga sumasagot talaga sila. Nakikipagsabayan sila. Pinapakita nila sa tao na kaya namin pumalag sa mga pro. Yes. So yun, tinry dito nila Arabid at LBJ na nakawin yung purple buff pero secure pa rin dito nila Dre Scofield yung purple buff nila pero dito third turtle up for grabs na nga sinisimula na dito ni paring JP na nakita dito ni Santi. Oh, pero yun na nga nagkakaramdaman na sila parang gusto ko kunin niya ayan, nagkatilong doon because yung nangyari pala dito nakaisa pa nga dito si LBJ napitas na nga doon si Tero walang mangungulit ngayon pagdating sa clash walang knockback na mangyayari pero dito Phantom Steve, the dagger is really strong and it's not enough. Pero dito si Green, napitas ang Diyos na kadiliman, si Helcurt. Ang gulo ng mga nangyayaring yun. Nababurst si Leo more dito, pero kahit mapapilayan sila ng core, may isa pang taking, si KillBJ naman. Yes. Lumalak, dalawa ang problema dito ng Team Gisap. Pero makikita natin dito, Falling Star Moon, pinagpapalakad. Nag-stretching, sabi niya. Okay pa pala to, Pero dito, Rezia targeting, nakita ni Dre Scofield. Dre Scofield under the turret. Naiwan si Sakti doon sa may bandang bot lane. Ano naman yung yakap na kalapatin natin dito? Pumasok si Zienta sa dami na nagpadilim. Pero na-teleport Israel pa nga dito, Rezia. Pumasok si The Falling Star Moon, si KillBJ. Argayo! Pero nandito na, ang yan bro, na RPH. Ang nakamegak yung trade mo si Dre Scofield. And I think, lamang sa match na yun, kanina,
ang Team Gizap. Oh. Kasi napaback away ang Aura Philips yung nangyari yun. Kahit nakapit na sila ng dalawa, napitas naman doon ng Team Gizap, si Kiel DJ. Grabe. At si Renzio. Talagang oh sagutan talaga sila ng kills. No? Tingnan mo, high killing game. Ulit itong second match na to. Akala natin mag-iingat na sila sa isa't isa. Pero pag yun pala, nagkalasa na, nagkadampian na ng bala talagang may mamamatay at may babagsak talaga. Ganyan sila pag may clash sure na may namamatay. Pero quick item check lang tayo dito. Necklace of Durance, binili na pala dito ni Valier pangontra sa Esmeralda natin. Kaya pala nakapitas nila dito si Esmeralda pangontra talaga. Pero look at the gold jungle dito ng Leomord natin. 7,000. Ganun ka ka ba? Kaya pala kanina, pag itatawag niya yung Phantom Steed niya, masakit-sakit na talaga siya. Pero sumasagot din naman dito si Drake Schofield with the concentrated energy. Oh! Wow! Grabe, ang ganda na pinakita ng yun, no? Yung pagkate portal dun ni Luo Yi, no? Nakita nila may biktima na nandun na naligaw. At yun na nga, LDG susunod. Ang ganda na position na pinapakita ng Aura PH. Dinadaan na naman sa experience at sa patience. At yun na, pero dito naman sa baba, nadali nila dito si KLBJ ang bumagsak. Yes. Pero yun na nga. Pero pansin ko lang dito, napitas nila si ano, si Helker, which means walang ano pagpapadilim, kaya uncontested yung ginawang Lord dito na Aura PH. Yun nga eh, parang yun lang, nag-create lang ng space sila dito para ma-open na, makuha talaga nila ng tuluyan yung Lord nang walang kahassle-hassle. Para ito na, they are on their defensive mode dito ang Team Gizap. Tingnan natin kung makaka-comeback ba, mababaliktad ba nila ang sitwasyon. Pero ito, sumunod na kagad dito si Kufra! Napitas pa nga dito yung isa natin, which is si Tarsif Mo. Pero look at the sustain! Pero dito, kami si JP, kami ang pato si tinawag na si Dante, naka-double kill pa nga. At may bonus pa nga dito. Pero this doing it, the shot down niya yung Leomord natin, trying to run away from Renzio. Renzio, kinukurot-kurot sa si Dave Farmer, na tagumpay siya. Pero together, he is trying to delay the Lord from knocking off the middle lane of Team Gisa. Pero dito, pinataboy ni Renzio. Dito si Teru, pumasok si KLDJ with a falling star. Oh my gosh, pinalmot dito ng hari ng kadiliman si KLDJ. Talaga, hindi pa, di pa payag ang Team Gisa. They're making a statement here. Pinapakita nila na itong kahit Sunspark sa ang pinaka number one team natin ngayon, kaya nila pumalag pa kapag sabayan, nagpapakita sila, di sila papagumpi. Pero yun na nga, dikit pa anybody's ball game pa rin ito, kahit sabihin natin lamang sa objectives dito ang Aura PH. Pero yun na nga, yan, kagaya niyan, grabe ang palag na palag pa rin talaga, palag-palag. Yes, nakuha na Team Gizap dito yung Aura Fire ng Aura PH. Sila ang nag-iinit ngayon, Rodfield. Talagang sagot kung sagot. Oo. Balog-bagan kung balog-bagan talaga dito yung laban na to. Ang malaking... Hindi natin napredict. Factor talaga dito yung ano eh, yung sa Team Gizap is yung Valir. Very effective siya sa clash. And si ano Drake Schofield. Grabe siya mang burst. Kaya napipigilan niya yung core like si... JP. Tapos dito naman sa Aura, syempre, si JP and si KLBJ yung mga problema dito na talagang nagbibigay ng sakit sa ulo sa Team Gizap. Yes. Oops. Pero mukhang dito, nagpadilim na nga dito si Ward, pero pumasok sila dito with the RK of Aura, targeting the two members of Aura PH. Pag-aaral si tinawag mo lang iwan si Sam dito. Tapos pulling down off to the hands of JP. There's also trying to run away with the dagger out. Dagger in. Pero shot out by the KLBJ. At yun na nga, tatlo ang nalagas sa side ng Team Gizap Road Field. Grabe naman. Pero tumawag na si Ginoong Valdez, sabi doon sa comments natin. Tumawag ba? So, tatawag kaya, pero parang ano eh. Parang yun nga, maganda yung pagpalagsana si Schofield doon, pero kinapos na siya ng kanyang kasama. Wala siya kasama doon. At ito, mamang na-wipe out pa nga at tutuloy na. Tuloy-tuloy na to. And I think this is it for Aura PH. Umiikot-ikot na lang sila. Walang creep. Walang minions. Pero yun na nga, makakapag-depensa pa ba? Ay, tataposin na ba? Auto-lock na. Yakap ng kalapate, pero I think it's not enough. Ayun na nga. Hindi umabot yung
tawag ni Ginoo pa Joseph. Oh, medyo ano may ano gumagyo daw kasi kaya wala signal yung pagtawag. Nabing isip